So hello mga karespeto at isang bagong vlog na naman ang ating panunuorin. So nandito po tayo ngayon sa Ocean Park at ito nga po pala ay located behind Quirino Grandstand, Barangay 666, Roas Boulevard, Ermita, Manila. Ang park nga po pala is open from Monday to Friday from 10 a.m. to 6 p.m. and Saturday to Sunday and public holidays from 9 a.m. to 6 p.m. At sa mga magbo-walk-in naman po, pwede po kayong bumili ng ticket sa ticket booth. Located po siya sa right side ng main entrance. So, diretso lang po kayo dyan. Pagpasok nyo po sa pinto na salamin, so, dun lang po yung bilihan ng ticket nila. So, admit one lang po yung ticket na yun at hindi po siya pwedeng gamitin kinaumagahan. At sa mga ayaw naman pong pumila ng mahaba at makatipid po tayo, is mas okay pong bumili ng ticket online. Pero mag-ingat po tayo sa mga unauthorized ticket seller. So bumili lang po tayo sa accredited online partners nila. At eto nga po pala ang dalawang accredited online partners nila, ang K-Look at ang KKday. So dyan lang po tayo makikipag-transaksyon sa dalawang partners nila at sa pinaka main site nila. At ilalagay ko na nga rin po pala ang link ng K-Loop at KKday kasama na po ng website para i-click nyo na lang po at idirekta na po kayo sa mga site nila. At pwede po pala kayo mag-book in advance dito sa website nila. Kapag po nakabook na po tayo at nakabayad na po tayo, ay isesend po nila sa inyo ang OR codes dun po sa ipoprovide nyo na email. Ito po yung gagamitin nyo pagpasok nyo po dito sa loob ng attractions. So, kailangan nyo ipakita nyo po yung QR code gamit nyo po yung cellphone nyo. Yun po yung magiging ticket nyo papasok dito sa loob ng Ocean Park. So, ayan na nga po at nagsimula na po yung bird show nila. Ilalagay ko na lang po dito yung mga pwede nyo ma-avail o pwede nating mapanood dito sa loob ng Ocean Park. So, bili po muna tayo ng food natin. So, ilagay ko na rin po rito yung mga price na pwede nyo mabili dito mismo sa lugar na to. So, ito po yung mga prices nila. Hotdog sandwich for only 75 pesos. Popcorn, 100 pesos. Hotdog on stick is 65 pesos. At ang mga drinks naman po nila, lahat po ng soft drinks nila is 100 pesos. Tapos yung bottled water po is 50 pesos. Paalala nga po sa mga private vehicles po, Manila Ocean Park is accessible via Roas Boulevard. If coming from the south, turn left at TM Calau near US Embassy and Museum Pambata by your left side before turning. If coming from north, turn right before or after Luneta, Katigbak Drive or TM Calau. You may also po use Google Maps and Apple Maps or Waze. Search nyo lang po yung Manila Ocean Park. So ayan po, pasok na po tayo dito sa Manila Ocean Park dito mismo sa loob. At dito rin po pala matatagpuan ang hotel nila na H2O. Kung gusto nyo po ditong magtagal, pwede po kayo mag-check-in sa hotel nila. At dito po sa hotel na to, may experience na para po kayong nasa loob ng isang aquarium. At ano nga po ba ang mga attraction dito sa loob ng park nila? So una po ang Oceanarium, Trail to Antarctica, Penguin Exhibit, Trail to Antarctica Christmas Village, World of Creepy Crawlies, Jelly Dancing, Sea Fairies, Super Toy Collection, Sea Lion Show, All-Star Bird Show. Price nga po pala nila rito ay 750 pesos. Mas makakamura po kayo pag nag-book po kayo online. Lalong-lalo na po sa K-Look at KKday at sa mismong website nila. Ma-avail nyo po sila ng 680 pesos. At free nga po pala ang mga bata na 2 feet and 24 inches. At about nga po pala sa parking rates nila, meron po sila ditong dalawang parking lots na available para po sa mga guests nila. Isa po is sa South Parking, near po siya sa Harbor View. And yung isa naman po is sa North Parking, near po siya sa Manila Hotel. So yung rate po ng car at SUV po is 50 pesos. Tapos yung mga succeeding hours po is mag-a-add po kayo mga 30 pesos. Sa mga motorcycle naman po is 40 pesos. So yung mga additional hours po, mga 40 din po siguro yung idadagdag nyo. So nandito na po tayo sa Oceanarium.
at ang lalaki po ng isda. First time po ako nakakita ng ganito. So, ang dami rin tao dito, guys. So, tingnan po natin yung mga pwede pa natin makita dito. At banggitin ko na nga din po ang mga nearby tourist attraction. Unang-una po ay Rizal Shrine, Rizal Park or Luneta Park, Manila Bay, Intramuros, National Museum, Cultural Center of the Philippines. At ang mga nearby shopping centers tulad po ng SM Manila, Robinson's Place Manila, SM Mall of Asia, mga 19 minutes away lang po. At paalala ko na nga din po sa mga anak nyo dahil sobrang nag-i-enjoy po sila dito sa lugar na to. Huwag nyo po silang hahayain na makalayo sa paningin nyo dahil mawawala po sila dito. At sa mga magdadala naman po ng mga alagang hayop dito is bawal po. So ito po yung rules nila. Pets are not allowed in the park and our hotel as our animal need to be subjected to health quarantine rules and to prevent cross-infections. At sa mga PWD naman po na kailangan po ng wheelchair, pwede po tayo ditong manghiram sa park nila. So ibibigay lang po natin na any ID po dito sa guard. Tapos after po natin magamit yon, bigay lang po natin yung wheelchair at makukuha na po natin yung ID. At tandaan po natin, free lang po ang wheelchair dito. At isang paalaala na din po na bawal pong magdala ng pagkain dito dahil meron naman po mga restaurant at kiosk dito sa loob ng park. So sa restaurant naman po, meron po sila ditong Makan-Makan Asian Food Village, Hapag, Garden Cafe, at White Moon Bar. Sa mga kiosk naman po, is meron po silang Retro Grill, Quicks, Fried Rice Paradise, Slice of Italy, Snacks Aquatica, Typical. At ang isa pa nga po palang bawal dito is yung paggamit po natin ng flash sa ating mga cellphone or camera. At lahat po ng attraction dito is single entry lang po. So kapag nag-exit po tayo, yung re-entry po is not allowed. So history po muna tayo. Na-open nga po pala ang Manila Ocean Park noong March 1, 2008. The main attraction of Manila Ocean Park is the Oceanarium, which houses 14,000 sea creatures from about 277 species, all of which is indigenous in Southeast Asia. The Oceanarium has 7 sections and contains 3,000 cubic meters of seawater. The main features is the 27-meter curved walkway tunnel after 55-meter walkthrough inside the Oceanarium. The water used in Oceanarium is derived from Manila Bay, which is filtered to be suitable to marine life. It also has an educational activity area, function rooms for events, and sharks and stingray viewing area situated in 2 levels. The jellies exhibit a separate attraction, host jellyfishes. The back of the house features information on the operation of the facility itself. At ayun nga po yung maikling history ng park na to. At sobrang nag-i-enjoy po yung mga bata at ang dami pong tao ngayon. Halos siksika na po kami dito sa loob na to. Napansin ko lang po sa mga bata dito is sigaw po sila ng sigaw. Di po ako sure kung natutuwa sila o natatakot po sila sa mga isda na nandito. And it's a lifetime experience po para sa mga anak natin at very educational naman po ang pagpunta nyo dito kasi hindi naman po natin makikita to kung saan-saan lang kundi dito lang naman po sa Ocean Park. At mataas din po ang rating nila sa Google Maps na 4.2 na 16,148 na nag-review nito. Mabanggit ko na din po, ang Hotel H2O po is located po mismo sa taas ng Oceanarium. So, dedicated po itong hotel na to sa fitness center and spa and sa mga meeting rooms. So meron po sila ditong Makansultra Asian Food Village na nag-host po sila ng mga dining para sa mga regular customer nila. At ang kanila nga po palang events place is total area of 3,500 meters and has total capacity of 1,000 people. At nandito na po tayo sa malalaking aquarium. So ang laki po nung isda. At sana meron po dito silang mga shark or mga stingray. So check po natin mamaya.
So ayan po, sobrang dilim po dito at hawakan po natin yung mga anak natin at baka po mawala sila dito. So bago po tayo magpatuloy, is mag-montage po muna tayo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. All around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. So ayun nga po mga respeto at galing po tayo sa tunnel na yun at nakakita tayo ng stingray at wala nga po palang ano dun shark dahil kakainin nga po pala yung mga kasama nilang isda dun. At nandito na po pala tayo sa souvenir shop nila. So meron po silang mga penguin, Nemo, tapos seal. So ito po magandang mga pasalubong natin sa mga hindi natin naisama dito. Sobrang daming tao nga po pala dun sa tunnel at halos hindi umuusad kasi maganda pong lugar yun para pagpicturan. Lol. At hindi pa po pala nagtatapos yung tour natin dito at meron pa po palang mga tank dito. Ang daming isda po, parang umiikot sila, nagsuswirl po sila. So ano po kayo, parang mga bangus po ito, umiikot po sila. So dito po sa kaliwa natin marami pa pong klaseng mga isda. So baka makakita na po tayo ng shark dito. Lol. So ayan po, lipat naman po tayo dito sa deep sea. So ano po ba yung makikita natin dito? So ayun, nilalagay po niya yung kamay niya sa loob ng tangke. Parang ito po yata yung ano, parang kinakagat yung ano yung mga kalyo. So ang dami pong tao, hindi po tayo makasingit. So ito naman po yung kanginang karugtong nung parang tunnel. So ayan po, malaki pa rin po dito yung nakikita. At meron po pala sila dito mga stingray dito sa taas mismo. So hindi po ako sure kung kadugtong ito nung tunnel. So ayun nga po, pati po yung mga matatanda dito is talagang nag-i-enjoy po sa dami po ng mga klase ng mga isda dito sa loob ng Ocean Park. Lol. So ayun na nga po, at andito po yung pinakahahanap ko na isda, yung shark po. So may mga kasama siyang ibang isda dito. Hindi ko lang po ako sure kung anong klaseng isda to, kung janitor fish po ba to. Kasi kasama po siya ng mga shark. At nagtataka ako bakit hindi siya kinakain ng mga shark na nandito. At ito na din po pala ang last aquarium dito sa Manila Ocean Park. So tingnan po natin ang mga susunod pang mga makikita natin dito. So nandito na nga po pala tayo sa mga penguin at first time ko nga din po makakita ng mga to. So sobrang tuwan-tuwa po yung mga bata na nakikita yung mga penguin na nagsiswimming. At iba nga po pala ang bayad dito sa Trail to Antarctica. Pwede po kayo mag-photo op sa loob po nito. At hanggang dyan po ang vlog natin ngayong araw at sana po ay nag-enjoy kayo sa ginawa po nating tour dito sa Manila Ocean Park. At sana po ay samahan nyo ako sa susunod pa natin mga bagong vlog. Maraming maraming salamat po. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. From London.
all around the globe trying to protect your soul.